Hi guys, good afternoon sa lahat. Kumusta po kayo? Sulod mga students. Sulod guys, sulod. Madiscuss about research for today's live. We are going to discuss about research, especially sa mga graduating students nga nag-work out sang ilang mga thesis. So this is for you. So sulod ka mo guys. I-share ang aton nga live para damo kita ma-sharean sang aton nga knowledge. No, dapat ang knowledge gina-share, no, wala ginatago. So dapat i-share naton ang knowledge. Sulod guys. Dapat guys, no, ang aton nga mga knowledge wa naton ginatago. Dapat aton i-share ang aton nga knowledge. So I will be talking about research this afternoon, and permission to use vernacular para at least mas mahapos, maintindihan, especially sa mga estudyante, no? And maybe I will be using also the Filipino language kasi marami din tayong mga viewers from Luzon at saka Mindanao. So this is for you guys. So I hope out of this I can extend my expertise in research, especially to our aspiring researchers, no? Especially ang aton nga mga student researchers. So I hope that after this session, they will fall in love with research. Kasi napakaganda naman talaga ng research. No, research is not difficult. It's just a matter of conditioning your mind na hindi mahirap yung research. Siguro mahirap yung masasabi ko mahirap is actually the one, no? The one who teach you about research. But hindi mahirap yung research. So let us try to embrace research. Let us try to fall in love with research. So pasok kayo guys. And then share nyo yung live natin today. This is for free. Wala pong bayad ito. I would like to share what I have when it comes to research. Hello sa mga nandito sa live. Hi, sir. Hi, ma'am, for Jim. Good afternoon. Thank you so much, my dear friend, Sayid. Hi, sir. Mamati ko. Ay, kay need ko gid ni. Sure, ma'am. Ma'am Jen, sure, gid. Good afternoon. Pamati ito do, ma'am Jen, kay matesta din after. Okay lang man aton audio, guys. Batiyon lang man, guys. Do may naganilupad-lupad di, guys. Ha? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, mga langga. Good afternoon. First, thank you kay kapamati ko. Sige, thank you, gid. Shout out. Shout out da sa aton mga estudyante ah. Ang former governor sang Lagaan Campus, UNESCO's Lagaan Campus. The very talented nami tingog. Shout out. Greetings from you. Oh, hello my friend. We have our viewers from New Jersey, USA. My dearest friend Rostam Haidog.
Doc, good afternoon. Welcome to our live for this afternoon. This is all about research. I'm going to share my knowledge about research to our dear students here in the Philippines. Maybe kung abot yung international, why not, diba? So I have a lot of friends from other countries. Thank you so much for watching, my dear friend. I-share nyo guys yung live natin today para at least marami tayong mashiran ng ating knowledge about research. Especially sa mga students na gumagawa ng kanilang, nag-work out ng kanilang na thesis. This is just only a short live, actually. So, para at least may ma-share din tayo sa mga estudyante kasi as far as I observe, maraming mga estudyante nag-chat sa akin. In fact, there are some misconceptions that I observe when I validate their research instrument. So, maybe perhaps we can share, no, our knowledge. Kasi yun naman talaga yung dapat, di ba? Sinishare natin yung knowledge na meron tayo. So, that is actually my advocacy to spread the love, no, about research. So, paramihin muna natin yung ating mga viewers. Mag-greet muna tayo dito sa mga nagpapa-shoutout. Thanks for sharing your valuable knowledge. Thank you very much, my friend. Dr. Rustam Haidob is actually from New Jersey, USA. No? He is really a good friend of mine. So, international po pala tayo today. Live na live po tayo internationally. Pasensya na kayo guys sa mga background, maraming aso, mayroong mga manok, ibon, no? Never mind about it. Since we have this principle na learning takes place even you are under the papaya tree according to Prof. Carlos, 'di ba? So learning takes place anywhere, no? Anywhere, even there are disturbances, no? So still, we can share our knowledge. So pasok kayo, pasok guys, pasok. Share our live. Our dear students, this is actually for you. I'm going to share my knowledge about research. Pag umabot tayo ng 50 views, start tayo. 50 lang kasi, so far, we are 28, tapos bumaba kanina actually. Bakit kaya marami mga estudyante yung nahihirapan sa research? That is actually a very good research study also. No? Why is it defined difficult, especially sa research? Minsan nga, ilingit sa ating kaalaman, we have this issue na yung iba nagpapagawa na lang ng kanilang research. Di ba? Nagbabayad na lang sila. So, that is not actually a good practice. No? Kaya ka nga nag-aral para malaman mo yung mga bagay-bagay, hindi para magbayad ka na lang, di ba? So, our live for today, our sharing of knowledge for today is for free. Wala pong bayad ito. So, pasok po kayo, especially to our students, so that you can learn some insights or inputs about research. So, I'm going to start now. So actually, since I'm going to focus more on thesis,
there are parts, no? Yung thesis is actually may part siya. First, we have the title, and then you have your abstract. After you conducted the study, you will have your abstract, and then keywords, your introduction, your RRL or your review of related literature, methods, you have your results and discussion, and then summary, conclusion, and recommendation, and you have your references. Okay, so those are the parts of thesis, no? Yun yung mga in-expect ng panel, in-expect ng research teacher ninyo, kung ano yung gusto nila makita sa papel ninyo. So, pag isa lang ang nawala dito, di ba pinapabalik ng research advisor ninyo or yung research teacher ninyo. Kasi these are actually, each one of them are actually very important in a research paper, no? Hindi po pwedeng mawala isa man sa kanila, no? Especially when you are going to publish your research paper. But there are some cases, when we talk about publication, meron ditong mini-merge sa isang section, halimbawa yung RRL, no? Mini-merge siya sa introduction. So wala ka na makikitang chapter 2. But since we are talking here about thesis, so dapat ipakita natin sa thesis advisor natin or sa research teacher natin kung ano talaga yung flow at saka yung ano yung mga parts ng research, kasi requirement yon, no, sa institution or sa school ninyo. So hindi natin makukuha sa isang session yung pag-discuss ng research. Hindi natin madadigest ito lahat, no? So kaya hihimay-himayin natin yung mga parts ng thesis. So for today, we will discuss more on title. Title muna tayo, okay? So and then as we go along, the succeeding session will do the other parts, no? We'll discuss the other parts of research or your thesis. Okay, so since as I said, we are going to talk more on the title. Actually, there is no standard. No, there is no standard rule or fixed or established rule when it comes to title. Wala. But since this is thesis, bawat institution or bawat school, meron silang standards, no? Kung ano yung standards ng school ninyo, dapat yun ang sundin ninyo. Dapat you should not what do you call this? Huwag kang lumayo sa kung ano yung nire-require ng school ninyo, kasi after all, hindi ka makakagraduate pag hindi ka nakapag-comply ng requirement na ito, kasi this is actually part of the requirement before you can graduate. So in short, kung ano yung standard ng school, dapat yun yung gawin mo, di ba? Kailangan mo sumunod sa standards ng school. Pag sinabi ng school na dapat 15 words, so dapat 15 words. Pag sinabi ng school ninyo na 12 words, dapat 12. Hindi po pwedeng 13, okay? So, what I'm trying to say is that, kung ano yung standards ng school, ano yung standards ng university, please follow the standards, okay? After all, sa kanila ninyo isasubmit yung thesis ninyo, okay? So, wala tayong problema dyan, okay? Follow the rules of the institution or your school or your university para at least very good tayo. Okay. So, as I said, there is no such standard rule, no, in crafting or making or drafting your research title. Sa mga gumagawa ng thesis, yung pinapasubmit na mga teacher ninyo is not actually the fixed title. Hindi pa siya fixed na title. Yung tawag dyan is actually working title. Bakit siya tinawag ng working title? Tinawag siyang working title kasi as you go along with your study, as you go along with the conduct of your study, pwede pang palitan yung working title na yan into a fixed title. Kasi yung fixed title, ito yung difference ng
working title saka fixed title. So yung working title hindi pa siya fixed. So that means you are this is actually your field of interest. No, may interest ka sa mga field na ito. So ito yung magiging scope ng working title mo. So yung as you go along, pag nakandak mo na, meron ka ng results, sometimes masasabi mo, hey, bakit hindi ito ang lumabas? So that's the time that you are going to revise or change your title into a fixed title. So yung pinapasubmit ng mga teacher ninyo, ng mga professor ninyo is just a working title subject for changes. Okay? So, kasi merong mga nangyayari pag halimbawa, after you conduct the study, may lumabas na napakagandang results. And out of it, nakagawa ka rin ng napakagandang idea na baka po pwedeng ito yung magiging title ng study ko. Okay? So, but the working title is just there to guide you kung ano yung magiging scope ng study mo. So, kaya pinapasubmit tayo. So, in my experience, no? In my college, in my master's, and even in my PhD, actually, rule of thumb siguro yan, no, na pinapasabit tayo ng mga working title and ini-arrange natin sila according to our preference. Kung ano yung gusto natin, so siya yung rank 1. Okay. So, since there is no fixed rule or established rule when it comes to a research title, ano yung magiging basihan natin or what would be our basis, okay, or our parameters, and I will call it as guiding principle, no, in crafting our working title. So there are certain guidelines, no, mga principle na masasabi natin pwede nating magiging guiding light sa paggawa ng ating mga working title. Okay. So, I hope na clear sa atin kung ano yung tinatawag na working title at saka ano yung final or fixed na title after you conduct the study. Okay. So, since working title pa lang siya, pwede pang palitan. So, ano yung magiging guidelines natin sa paggawa ng ating working title? First is actually, what is your purpose? Ano yung purpose mo? Bakit ka magkakandak ng research? Yung mga pilosopong estudyante, sinasabi nila na pinapahanap tayo ni ma'am or ni sir ng research problem. Ayaw ko nga ng problema, tapos ngayon maghahanap pa ako ng problema. O, parang ganun, no? Nagkakaroon sila ng mga philosophical debate in their minds. So, ano bang magiging purpose ng research mo? Why you are going to conduct a study? So, magiging ano yan, magiging guiding light mo yan sa paggawa ng working title. Ano bang gusto mong i-conduct? O halimbawa, are you going to explore about students with special needs? Are you going to explore about crabs? Or are you going to explore about talaba? Okay, so since we are diverse here, we have students, college students majoring in college students who are taking up fisheries, who are taking up education, and so on and so forth. So magkakaroon tayo ng diverse na mga examples. So halimbawa, kung gusto mong studyahan yung inclusive education, no, sa mga education students, so ano sa inclusive education ang gusto mong explore? So that could be the part of your purpose, no? Talaba. Ano sa talaba ang gusto mong i-explore? Is it kung paano yung pag-culture ng talaba in fresh water? Or can we explore? This is just a hypothetical example, ha? Are you going to explore talaba cultured in using yung tubig ulan, something like that? So ano yung purpose? Dapat clear sa iyo kung ano yung magiging purpose ng study mo, no?
So, pag hindi yan clear, of course, you will not be directed to what are you going to intend to explore. So, dapat clear sa mind mo kung ano talaga yung gusto mong i-explore. No? Kasi meron tayong mga, we are actually, it is innate to human beings that we are bright. No? Ideas are in our minds. Nandiyan lang yan yung mga ideas. It's a matter of how you are going to organize and put it into action or something like that, no? So, nandyan lang yung ideas, okay? For number two, tips or guiding principle, the narrative tone. Narrative tone. What is this narrative tone? So, yung readers, kasi tinitigdan na, yung pag naipublish na yung paper mo, yung tinitignan talaga is actually the title, no? Halimbawa, pag nagdi-defend ka ng thesis mo sa panel, alam na ng panel kung ano yung methods na ginamit, ano yung direction ng study, kasi sa title pa lang makikita na yan, the way it is framed. For example, if it is quali, makikita na yan ng experts na okay, so ang study na ito is actually quali, no? Sa title pa lang makikita na ng expert na okay, ito is actually experimental study. So sa title pa lang talaga makikita na kung ano yung direksyon ng study na yan, no? Kaya sa pag-propose, malalaman na okay, kayang-kaya mo ba ito kasi experimental ito. It took time, no? It will take time, no? To finish this study. So sa the way you framed your title, alam na kung ano yung methods na ginamit ng isang researcher. So, dapat alam mo yan. Kasi, halimbawa, especially sa qualitative, the way you should frame your title, dapat medyo, interesting siya at the same time, can capture the hearts of the readers. No, kailangan mapapaibig mo talaga yung readers pag nabasa yung kahit na title pa lang, ha, napaibig mo na siya, no, parang ganun. So dapat the way it should be framed, dapat naka-anchor siya kung anong types of research ang ginawa mo. For example, kung experimental na naman siya, so of course you should frame it na parang experimental yung dating. No, there are some cases na yung mga researchers basta-basta na lang nag-preframe ng title nila, no? Minsan pinapahaba nila yung ano, minsan gumagamit sila ng mga jargons na mga words or terms, no? Always remember that research is different from literary works. So in short, dapat you should use technical terms. Ano yung technical terms na dapat natin gamitin sa pag frame ng ating mga title, no? Okay, so the third one is actually methods. There are some authors or researchers na nilalagay nila sa title nila kung ano yung methods na ginamit nila. Halimbawa, Implementing Inclusive Education in the Philippines, a Phenomenological Study, no? So, the title itself, makikita na kung ano yung methods ang ginamit. No? Halimbawa, another example is talaba cultured in freshwater, an experimental study or something like that, no? Or let's say, for example, a correlation study between tardiness and academic performance of students or something like that. So sa title pa lang makikita na talaga yung methods na ginamit, no? Okay, so next is indicate accurately the subject and the scope. Ito, importante talaga ito, no? Minsan, merong mga estudyante na nami-misguided na sila, no? Meron na silang title, pero hindi na nila alam kung saan na sila patungo. Nakapasa sila sa title defense, pero
hindi nila alam ang direction nila after ng kanilang title defense, ano yung gagawin nila. So dapat you should identify accurately your subject, no? Ano talaga yung focus ng study ninyo? So kung talaba, dapat talaba lang, wala nang ibang ano, wala nang ibang variables, unless you are going to study different variables na nagko-contribute sa pagculture ng talaba in freshwater, something like that. Okay. And of course, the scope. No, dito talaga nagkakatalo-talo lahat ng mga researchers sa scope. No? Minsan, pag exage yung researchers, parang gusto niyang sakupin lahat ng scope ng ano, ng study, no? Parang gusto niyang i-explore lahat. Okay naman yun, wala namang, hindi ko naman sinabi na masama yung pag-explore ng gano'n. But the question is, kaya mo ba? O yan, okay? So pag kaya mo, go, no? The more complicated the study is, the more it is very good. Para sa akin, ha? Pag complicated yung study talaga, masasabi natin na napakagandang study ito. Lalo na pag maraming variables ang na-explore. So, parang ganun. So, napakagandang study niyan actually. So, okay lang for as long as kaya mo. But if not, so just limit your scope. Okay? Hanggang saan ka lang. Especially sa ano, sa mga estudyante natin, no? Sa mga students, advice talaga yan ng mga advisors natin, di ba? No, na I hope na naka-experience kanyo yan, na pag medyo complicated yung mga study na pinipresent natin for title defense, nagsasuggest yung advisor natin, kasi yung mga advisors natin talagang generous nila, tsaka well guided naman talaga tayo sa paggawa ng ating mga tests. So suggest nila na if you want to graduate, then make it more simple na lang muna. And if you want to explore more, okay, so i-conduct mo yan after. Parang ganun. So, pag kaya mo, pwede mo explore lahat. Pag hindi mo kaya, pwede mong bawasan yung scope ng study mo. Kasi ikaw naman talaga yung magde-decide. Kasi kayo yung researchers eh. Kayo yung researchers, your wish is your command. No, parang ganun. So, yung advisor ninyo is just there to guide you and to help you. So, kayo pa rin talaga yung masusunod. Okay? Never argue, never debate your advisors. Because walang advisors ang ilalagay tayo sa kapahamakan, no? So, always consult your advisors or advisor, no? Consult yung mga advisor ninyo kasi hindi po pwedeng sabihin natin na tayo lang yung nakakaalam ng study natin, hindi. So, we need guidance also. We need guidance, no? So, i-consult ninyo every now and then yung advisor ninyo. If tama ba yung ginawa ninyo, and then your advisor will be there to guide you all throughout your journey, no? In doing your research. Ayan, no? Ayan yung ano, yung beauty ng ano, ng research, no? You have people around you to help you and to guide you for as long as you reach them out. No, reach your advisor. Just reach your advisor. Ask him or her kung ano yung makakapagdagdag ng beauty sa paper ninyo or sa study ninyo. Okay. Next, avoid abbreviations. Avoid abbreviations in the title. So, but there are some cases na as far as I experience and observe, marami din namang gumagamit ng mga abbreviations, no? Kasi hindi naman talaga natin makakailaya na mas gumaganda yung pag-frame natin ng title pag mayroong abbreviations. But minsan nakakaligtaan ng mga authors or researchers na abbreviation lang yung nilagay nila. The rules there is, dapat meron siyang definition kung anong ibig sabihin ng abbreviation, abbreviated word na yan, or term na yan. So,
halimbawa pag nag minsan pag mga theories, no, mga grounded theory ng mga study, pinapangalanan nila yung theory na develop sa pangalan nila, halimbawa Jason. So ilagay ko yan, Jason's theory, something like that. But sa abbreviation na yan, dapat ilagay mo kung ang ibig sabihin ng Jason, ng Jason, okay? So it's okay to have abbreviation in our title for as long as lagyan mo siya ng meaning. Anong ibig sabihin na din, open close parenthesis, ilagay mo yung abbreviated word. Okay? So sa experimental ganun din, no, may standards din tayo diyan. Halimbawa, pag gumamit tayo ng mga scientific name ng isang, let's say for example, plant, makahiya, halimbawa, the scientific name of makahiya is Mimosa pudica. So the first letter of the word should be in capital and then followed by a small letter ang yung second word, and then ina-italize sila pag nilagay natin sila sa title. So kaya nagkaganon. So minsan yung ginagawa ng iba, ina-italic nila, italicize, and then open close parenthesis. So in my case, hindi ko na nilalagyan ng parenthesis yan pag na-italicize na siya, kasi it is understood na yun yung scientific name ng isang plant, or let's say for example yung makahiya, which is the Mimosa pudica. So what else, mga common errors yan, no, mga common errors yan natin, especially lagi-lagi ko yan makikita pag mayroong mga submission from our journal. Nakikita ko na ganyan yung mga pag-frame ng mga title. So of course, sinasuggest ko na it should be like this, something like that. This is actually the most appropriate, something like that. Okay? So, but it's not, hindi ko sinabi na bawal yung paglagay ng abbreviation. Kasi minsan ginagamit natin yan to catch the attention of our readers. But it should be defined, no? I mean, lagyan mo siya ng ano, kung anong ibig sabihin ng abbreviated term na yan. Okay? Minsan yung na-observe ko, bakit ina-abbreviate ng mga authors or researchers yung sa title? Okay? Kasi kung i-define nila yung meaning ng abbreviated term, nagdadagdag siya ng number of words sa title. And then the institution requires them to have this 12 words or something like that, 12 to 15 words, and then magdadagdag siya. So inaabbreviate na lang nila para at least ma-shorten siya, parang ganun. But in any case, you should be guided that it should be defined, okay, para clear. Next, use word that create a positive impression. Use words that create a positive impression. Minsan, merong mga researchers, mga students, no, na naglalagay ng title na parang negative, no? Hindi ka pa nakapag-conduct ng study, alam mo na negative yung magiging result ng study. Kasi the way they frame it, napaka-negative na, no? Parang ganun. So, dapat yung pag-frame natin ng title, dapat it should be in a positive way, no? Tapos, dapat aware tayo na dapat sa title, wala ng pre-assumption. Or I mean, you as a researcher or student researcher, dapat hindi ka nag-assume kung ano yung magiging result ng study mo. Meron kasing mga students na pag nag-frame sila ng title, nandyan na yung sagot sa problem nila. No? Parang masasabi na natin na, oh, wala na. Kasi alam na, nagkaroon na sila ng assumption na negative pala yung effect ng ano, kasi yung title nila, the negative effect of technology towards learning, something like that. So, paano pang purpose ng study? Kasi sinabi mo ng negative na pala yung results or something like that, no? Okay, so, appropriate words should be used, no? At the same time, meron tayong mga technical terms na ginagamit, no, kung ano yung dapat natin gamitin sa ano, sa
quantitative research, qualitative research, experimental research, mixed method, something like that. So use the appropriate technical term in your title. Okay? Do not use the term na hindi acceptable sa academic community. Kasi pag gumamit ka ng technical ng term na hindi siya acceptable, lalong-lalo na pag academic research siya, talagang i-question 'yan, no? Just make use known words or terms. Halimbawa, sa education, always namin ma-encounter yung tinatawag nating scaffolding. So we can use the term, we as educator or kayo mga education students, you can use the technical term scaffolding. Okay? Ano pa? Halimbawa, yung springboard. No? Springboard. No? Ginagamit din natin yan sa education. Marami tayong mga technical terms na acceptable. No? Acceptable. So make use of it. Okay? Do not use words na hindi acceptable sa academic community. Okay? At the same time, avoid negative impression when it comes to your title. Make use of your title that can stimulate readers' interest. Yun yung sinasabi ko kanina na dapat yung title natin parang makakapag-inganyo ka ng mga readers na basahin yung paper mo or yung study ninyo, no? Kasi yung talagang mauunang makikita is actually the title, no? From the title, pag gumawa ka ng title na parang lousy, oh, hindi na magkaka-take interest yung other researchers or yung readers na basahin yung paper mo kasi napaka-lousy the way you frame it. Parang ano siya, yung tinatawag natin sa English na mga passive and active voice. I would like to share my experience nung nag-publish ako ng isang paper ko sa isang kilalang journal. I really admire the way they critique my manuscript, no? Yung sinabi ko kanina sa inyo na active voice at saka passive voice, napakagandang i-apply yan, no? Sa ating mga paper. So, especially sa title, dapat hindi siya magiging lousy. Yung parang pag binasa mo, napaka-monotonous ng mga terms, parang ganun. So, dapat make it interesting, no? Pag gumawa, halimbawa, pag quali. Kasi sa quali, dapat you should be creative enough in framing or crafting your title na para makakapag-inganyo ka ng mga tao. Example ng love in the eyes of a blind. Ay, parang ganun. Love in the eyes of a blind. So, pag sinabi mong love in the eyes of a blind, paano pa niya makikita yung love? Eh? Kasi bulag naman siya, di ba? Parang ganun. Parang magkakaroon ka ng deviation sa mind ng mga readers at saka sa mga other researchers. Kung ano mag-ibig sabihin mo ng pag sinabi mong love. Love in the eyes of a blind. Parang ganun. So, or others, the words of a thief. Parang ganun. So, parang catchy siya na mga title na makakapag-stimulate ng critical thinking ng mga readers at saka other researchers kung ano yung ibig mong sabihin, anong ibig mong ipahiwatig sa title na ito. And then they will take interest to read the entire paper. Ano kaya ang ibig sabihin? Napakagaling na, parang ganun. I would like to share some of the title na mga students na minsan na encounter ko as I was invited as a panel sa kanilang defense. Meron akong i-share sa inyo na mga magagandang mga title, no? Na sa pag sinabi natin na dapat makakuha siya ng interest sa other researchers. Example is yaw-yaw vocabularies, parang ganun. Napakaganda ng mga title na yun, ng mga yaw-yaw vocabularies. Out of yaw-yaw, you can create a vocabulary, no? Parang ganun. What else? Sa English yan, no?
sa ano sa IT, sa IT. Ano kaya sa IT? Merong isang study na yung ano yung parang online yung ano yung nakagawa siya ng software at gusto niyang studyahan kung ano yung magiging effect ng software na yon sa critical thinking ng mga bata, no? And then yung software na yon ginamitan niya ng kanyang pangalan, no? Kanyang pangalan din ano niya inang define niya kung anong ibig sabihin ng letter J, for example, no? So parang ganun. So dapat it should be interesting. Okay? So what else? Use current nomenclature for the field of study. Ano yung sinasabi nating nomenclature? Yun yung sinabi ko kanina na make use the terms na under sa field ninyo. Huwag kayong gumamit ng mga terms na hindi cover ng field ninyo. No, kasi alam yan, no? Alam yan ng mga expert. Bakit ka gumamit ng ganitong terms? Eh? Wala naman tayong technical terms na ganito. So, there are some cases na I was invited to be a panel member sa mga research, mga thesis presentation, pre-oral and final defense. Meron ako mga nakikita na kahit na hindi grounded sa field ko as educator, kasi I am in the field of education. So there are some cases na alam ko pa rin. Alam ko pa rin kung ano yung mga technical term under this field of study. So dapat gamitin mo yun, no? Gamitin mo yun. Let's say for example, this is actually very important also, no? There are some established rules, especially when it comes to this nomenclature or technical terms that we are going to use. Halimbawa, pag quantitative, gumagamit tayo ng mga respondents of the study, parang ganun. Very simple lang ito, no? Pero minsan, nakakaligtaan ng mga students ito, no? Anong difference ng respondents at participants? Mga very simple lang yan. Pag tingin natin, simple lang naman, bakit may big deal ba sa ganyan? Meron. Kasi we have this what we call technical term to be used in our research paper. So, pag quantitative, we use the term respondents. Pag qualitative, we use the technical term participants. Or sometimes, yung mga creative mind, ginagamitan pa nilang other terms such as conversation partners. Or sometimes, they use key informants, especially sa mga criminology students. Yun yung mga ginagamit nila, no? Sa mga social studies. Okay, so technical term or nomenclature of the term that we're going to use is very important. Okay? Next, identify your variables. Kitang-kita na yan sa title kung ano yung study ninyo, no? You are going to present what is your dependent and what would be your independent variables or variable. Okay? So, dapat clear na clear yan. So, ang title natin can be framed in a form of phrase. Pwede siya maging phrase. Pwede hindi naman siya maging question. No, again and again, I would like to repeat that there is no standard rule when it comes to creating your title, your working title. Walang rule nagsasabi, but we are guided with these certain principles para at least makagawa tayo ng napakaganda, accurate na mga working title. Okay? Pwede siyang in a form of question mark, na yung sinasabi natin na yung mga title na merong mga question mark. Halimbawa, does love a verb or an action word? Something like that, no? Tinatanong mo, does love is an action word, is a verb or an adjective or something like that, no? So it's up to you, no? And on how you are going to present that working title. So I'm just giving a simple example na
yung paggawa natin ng title, pwede siyang parang parang in a form of question. Pwede mong tanungin, is it possible to culture talaba out of rain shower? Parang ganun. So, tinatanong mo, kaya nga ikakandak mo, study mo, no? Studyahan mo kung ano yung magiging effect kung i-culture natin yung talaba using rain shower, no? There is no impossible. What I mean is, hindi natin alam. Malay natin. After you conduct the study, ma-prove mo, no? Na possible pala. Or either, ma-prove mo din na hindi pala siya possible. Yun lang naman talaga yung magiging end result, no? Ng research. Minsan, meron ding confusion sa research when it comes to result. Kasi pag nagkaroon ng mga negative result, parang nanghihinayang sila. Parang kinu-question nila yung result. Always remember that result, kasi kinandak mo yan in such a way that you use the scientific process, kasi scientific yung research, di ba? So wag mong i-question kung bakit naging negative ang result ng study mo, no? Okay, so with that, masasabi ko nga na yung mga ganong result na nag-deviate sa mga previous literatures or related studies, yan yung mga magagandang results, no, ng study. So wag kang mag-worry kung yung magiging end result ng study mo is negative or in other way around na hindi sa in-expect mo, 'di ba? Kasi pag nagkanda ka, mayroon kang assumption sa mind mo na ito yung magiging end result ng study namin. So and then you prove it na mali pala. Tinahinayang ka, you're going to manipulate the results. No. That's immortal sin if you are going to manipulate the results. And then, kailangan i-manipulate mo siya according sa kung anong gusto mo. No, no. That is a big no to research. No, that is a mortal sin. Huwag mong gawin yan. So, kung ano yung magiging kahihinatnan ng research study mo, let it be. Present it to the panel that this is actually now the results and you found out that this is a blah, 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 blah. No? That's it. Yan yung research. Huwag kang mag-worry. Okay? So, what else I'm going to share to you? So, this afternoon, nag-discuss lang naman tayo about how to draft or frame your working title. No? So, in our next live, I'm going to discuss, so after the title, supposedly we have abstract, but, I don't know. I think I'm going to discuss first the entire section under introduction, RL, and so on and so forth before we proceed to the abstract. Or it might be I can also discuss what should be in the abstract. Ano dapat yung ilagay natin sa abstract? Kasi merong mga schools na yung standards ng abstract nila is just only 100 words. Meron naman 150 words. 250, and then hindi kaya, di ba? Kasi napakaliit lang ng 100 words. How are you going to present your entire ideas because abstract is the capsule? No, we are going to discuss that in details in our next live. So, for today's live, nag-discuss lang naman tayo ng kung ano yung mga guiding principle, no? About how to craft a research title. Okay. So, as a sort of review, again, I would like to repeat that there is no such rule, standard rule that governs that this would be our title. That this how our title should look like, something like that. But we have guiding principles or mga parameters na magagamit natin in crafting our research title. Number one, it should be clear to us the purpose of your research. The number two, the narrative tone of your research, such as for example, if it is quali, quanti, or experimental, so dapat makikita yan sa title mo. And then, you should indicate accurately your subject, kung ano yung gusto mong i-explore. And then, the scope, no? Dapat
scope, dapat clear in your mind kung saan lang yung coverage ng study mo. Then, avoid abbreviations, but if it would not be avoided na meron kang abbreviation sa title mo, just make sure na meron kang interpretation kung anong ibig sabihin ng abbreviated term or word na yan, okay? So, make use words that creates positive impression. Dapat huwag kang maglagay ng title na sa title pa lang parang ayaw mo nang basahin kasi napaka-negative na, okay? So, dapat it should be in a positive perspective, okay? Okay? At the same time, huwag kang mag-frame ng title na parang nagja-judge ka na. Hindi ka pa nakapag-conduct ng research study mo, may judgment ka na kung ano yung magiging kahihinatnan ng research study mo. So, avoid that. Okay? Just make use title that stimulates reader's interest na yung sinabi ko kanina na parang mapapaibig mo yung mga readers or other researchers pag nabasa yung title mo. Okay? What else? Make use of nomenclature. Make use of the technical term in your field, no? Of specialization. Identify your key variables, your dependent and your independent variables, no? You are free to form your title if you like it in a phrase form, you can do it. If you want it to be in a question form, you can do it. No, you are very free. No, you are free to make your research paper very good. Okay? So, nasa sa iyo yan kung ano yung manner mo kasi meron lahat ng mga students, researchers, authors, may kanya-kanyang style. No, may kanya-kanyang style sa pag-frame ng mga title. Okay, so let's proceed to question and answer. Okay? So those are the guidelines. I mean the tips that I shared to you. So kung meron kayong mga question when it comes to research title, pwede ninyong i-comment sa chat box and then I will try my best to answer it all. Sobrang haba na pala nito ng mga nagko-comment dito. Hindi ko na nakita, no? Sige guys, especially to our dear students, you can ask question about research title. Or you can share your research title here. Para at least, ano natin. Anyway, as I said, there is no such rule, no? Especially working title pa lang siya, pwede pa siyang baguhin. Pwede pa siyang magbago. It can still be subject for change after you conduct the study kasi magkakaroon ka pa ng napakagandang idea after you have your results. So, you can rephrase, you can revise your title in such a way na yun talaga yung gusto mo at yun talaga yung lumabas sa research study mo. Okay, question mga langga. Pwedeng mag-comment sa chat box. You can ask question. Good afternoon, sir. Okay, thank you so much. You can ask question. Just type in a chat box. Ano yung mga confusion ninyo when it comes to research title? Sure kayo? Thank you for the lesson and good PM. Okay, thank you, Langga. Mga question, shout out. Thank you so much, bro. Aligato. Thank you, James Soliano. Good afternoon sa lahat.
Magandang hapon sa inyong lahat. So, kung may mga questions kayo, you can type it in the chat box and then I will try my best to answer it all. Sige guys, mag-type lang kayo dyan guys ng mga question ninyo. So marami kasi ako na experience no as I validate the research instrument ng mga bata. So marami akong nakita mga misconception. So in this way parang magkakaroon tayo ng ano ng other perspective sa mga bagay-bagay especially sa research. So again, uulitin ko, research is fun. No? Hindi difficult yung research. Mga students, research is fun. Okay? So, huwag niyong dibdibin yung research kasi very enjoyable siya, exciting, especially kung maganda ka na ng research study mo. So, napaka challenging siya at the same time pero fulfilling after na matapos na yung pagandak ng study ninyo. There are some students na hindi rin alam kung ano yung gagawin after they validate the research instrument. So, in fact, they are not even aware kung ano yung gagawin nila after they conduct the validation of their instrument. So, mga parang ganun, no? Mga misconception na dapat nating matulungan din yung mga estudyante kung paano talaga yung proseso sa pag-conduct at saka paggawa ng research. Sige, if you have questions, kindly comment in the chat box. Good afternoon, my dear students. One of my bright, brilliant students before, no? Rogie Albanyes, congratulations lang ga, no? Sa din ka na subong? Damo gid estudyante nag-request actually sa akon nga mag-discuss about research. So, amunin na motivate ko to take time para makapag-share. Spontaneous lang niyang aton guys nga pag-discuss. Wala tadi guys, wala tadi standard format. Spontaneous lang niyang aton nga pag-discuss sang topic. So in our next slide, ma-discuss naman ta about abstract. Himay-himay yung tani guys, kaya hindi na siya pwede guys nga i-bombard ko sa inyo ang kwan ang tanan nga aspects ng research. Hindi siya basta-basta. So it might be tatawag guys nila masalamukan kita no? kung ato na tanan tingob ihungit sa inyo no. So amat-amaton ta lang guys. So for today, title lang tadana and then in our next live, ma-discuss naman ta another part sang research. Until such time, maubos na tong discuss. So, question, pamangkot na ka mo mga langga, especially sa mga students, ang inyo da ng mga confusion, erase, para at least masabat naton. Mga pamangkot nyo da about research, e-comment na di guys. Comment sa comment section, sa chat box. Let's say for example, sir, anong mga tips, sir? Let's say for example, kung pamangkoton kami, sir, sa panel, nga working title. So, mostly, amo mga ginagnapamangkot sa mga panel, di ba, mag-research, mag-defend ka. No, nga, amuning imo nga ginpili, nga study, something like that. And then, ang answer sina, daw common to all na dayon tanan no all over the world. Ang answer dira is actually this inspired me. Mawawala tayo ng mga answers dira, di ba?
no, to explore this area, so that's why amo na imo ginpili, something like that. So, but actually ang panel, hindi man lang na sila nga ma-focus sa imo title. One argument nga sige, dabati-bati sa imo nga title, hindi man amo sina, no? Ang ilang, ang process, ang methods nga ginagamit is very important. That's why dira sila mismo nagatutok. Kay wrong methods would lead you to wrong results. So, importante gina siya yung correct dapat ang methods. Kay kung sala ang methods, tanan, sala na na. No? All throughout, sala na na, tanan-tanan. So, it would be rejected. So, importante dapat ang methods. No? Even sa mga ano, mag, ano ka, mag-publish ka sa mga research paper, methods din ang ginatirada, basa sa editor. No? Lantaon din ang ano, ang methods. So, lantaon ang result kung nagsanto. Thank you so much, Langga, Rios. I love to listen about research. Thank you so much. Okay, so kung may mga question ka mo, guys, about research or about our topic for this afternoon, pwede na ninyo ma-comment sa chat box. Thank you so much for watching. Sige, guys. Mat-amata ka mo, guys, pamangkot. I make use of my time for today to share my knowledge about research. May ara pag iko guys nga mga na experience guys nga as I do validation sa mga research instruments sa mga bata no sa mga estudyante. Actually hindi lang man siling sa school no. There are a lot actually no Luzon besides Mindanao na nin ginavalidate ko nga mga research instrument from high school to sometimes graduate school. So na observe ko nga may ara gid guys nga mga nagmi nga mga ano mga nagmi nga mga research study. Kag mabalaan mo na guys ang ano ang mga nagmi nga mga research study kay pagbasa nyo pa lang sa ilang nga title dira na na no. Dira mo na na makita nga tahom sinihaw. The first time ko ni na batian no. So as I do the validation of the research instrument from students from Luzon, Visayas at Mindanao, nakita ko ang mga diverse nga mga brilliant ideas sa mga bata no. There are some studies nga para sa akon wala pa na explore no. So that makes your study novel no, novel, or there is this what we call great novelty no. Kay kung mag-publish ka sina, pag-check sina, ginalantaw mo na ang similarity index no sa turn it in, ginalantaw na da ang imo nga similarity index. Pag makita na nga zero, butang ta zero no ang imo similarity index, so that means ikaw pa lang naka-start sina ang research study. So, pero may arap man niya mga gahambal nga. Sa subong nga panahon daw, halos tara na research na gid. So, ay nag-duplicate gani sometimes, no? As far as I observe, correct gid na siya. Nag-duplicate ang mga research study. Especially sa school. No? Si previous batch, nag-study about online learning. Ang subong naman nga batch, nag-study man online learning. Walang kamatayang online learning. Okay? So, I mean, do not limit your mind. Hindi ninyo pag-ilimit ang inyong ano nga ideas, no? There are many things nga wala pa na-explore. Nga base kamo pa lang ang makapaminsar. No, ako gapatigi ko yung tanong nga tao ya, we are born as bright as diamonds. So, ga-shine-shine kita ya. So, muna siya, na-observe ko, sulit-sulit ang mga study. Good afternoon, yes, Langga, good afternoon, Angelica. May pamangkot ka gang, i-comment gang, online learning is always IT. Online learning is always kuno sa IT. Wala kamatayang online learning, no? Online learning. Actually, may ara na dara, ano, inang sino ni siya, si Mike Kerr? Mike Kerr, may ara na dira sa ano, sa may ara kita sina principle nga ginahambal naton nga kung anong trends. So dira ka ma-focus. Yes. So ang ginatawag bala nila nga relevant.
No, so for example, during the time of pandemic, very trending katama si online, no? Online learning, because that is the platform or the approach used by teachers to deliver learning to the students. So in that case, during the time of pandemic, very nice ginasaya ang mga online learning, mga hybrid, mga learning, something like that. Basta about sa online, very ano na siya, very relevant that time, no? So after pandemic, no, daw wala na siya bili, kaya nagbalik naman ta subong sa face to face. So in short, maminsar ka sa mga study nga inang daw hindi bala obvious, na daw hindi bala obvious. So kay kung magkanda ka study about online learning, nagdugang ka pa to sa mga previous literatures naging conduct man. So nagadamo kamo nga nagadamo oversaturated na nga study do something like that. So ang term na oversaturation sa sina nga study do ginsulit-sulit na lang. Online learning man to odd pero lain nga variables. So sometimes sa mga philosophers gambal na online to online learning gid man ni ang amon pero lain naman ni amon niya nga variables. Online learning niya sa IT, ang nagliga to ya online learning sa education. Something like that. So ginaisla nila ang scope, no? Ginaisla nila ang mga other variables sa una e-learning tawag nila, o gani, no? Correct. Sa una, e-learning. Subong kadamo na, no? Mga platform, tawag sina, no? Mga online platform. So, there are actually, no? Mga studies nga wala pa na-explore natin. So, pag-anahon natin ang aton nga mind, no, because you are born to be brilliant, so if ang mga neurons nyo da ipaano ninyo pagana-ganahon ninyo mga neurons ninyo to come up with very good research study. May mga nakita ko gani sa pagpungko ko sa panel sa fisheries, kadamo sa mga studies nga katahom gid sa mga studies, no, as in sa mga bata, no. So nahambal ko nga with that very young age, at that very young age kag sa ilang the way they look studies, namba ko nga grabe, no, nakapaminsan sila daw. Kumbaga daw ikaw ba lang, wala mo kusin ka paminsan nga possible grade nindo, something like that. Pero out of it, nakamba ka nga grabe ka mga bright sa mga bata, no, ka mga bright. So shout out na sa akon nga estudyante nga si Ezekiel, no? Isa man ni sila guys, actually guys, sa mga grupo man nga naano ko sa una sa ilang nga thesis, nagmi nila mga study sa criminology ni sila galing guys. So kanya-kanya nga mga course, may kanya-kanya kamo nga manner sa pag conceptualize ang inyong title. Sir, ano sir ang amon sir himuon sir para makapaminsar kami sir sang title. So ngita ka sa mga bagay nga mas mahambal mo ba lang daw may connection siya sa akon, no, may connection siya sa imo para at least ma-inspired ka pagid nga i-explore ang ina nga field. So of course kung ara ka sa mga overlapping, no, may ara ko nga na-validate nga research instrument nga ang ila study about law. Something like that ba? About law. Nakahamba ko guys mga bata nga siling ko to, this is very technical nga kung baga, kung sa mga pilosopo ha, hambalon ka sa mga philosophers nga, who are you? Who are you to invade our field? Or something like that, di ba? So, especially sa mga ano, sa mga college students, dapat very cautious katama kita, no? Kay hindi lang ay siling niya nga part of the requirement lang ang atong ginobra nga thesis, kundi pag once nga mag-spread out na siyang imong papel, kag may nabutang kada nga sala, pwede ka gid ma-filean plagiarism, no? Something like that. So kumbaga kanda ka sang research within your expertise, no? Ay para at least ang imong nga result hindi siya bala maano, hindi siya ma-question, no? So for example sa tunga ba ko ganit sa law,
kung imong gustudihan about sa law, ano da karang imong ano da karang inputs nga mahatag mo about sa law, kay siyempre in the first place hindi ka man full size student, hindi ka man law student, something like that. So medyo malower ka, kay para at least later on hindi man ikaw ang ano ang question nun. Na because we have this ano, di ba, pag nag-obra ka sang research, especially pag na-publish mo na imong research, ang tanan nimo nga dignidad, credibility, kag integridad na butang na nadira at stake na nadang imong ano at risk na nadang imong kwan, integridad, credibility, kag dignidad, no? Ay spread out na, malapta na. Dasun sala galing imong gipalapta nga result or sala galing imong knowledge. Ay di ba, we conduct research because we wanted to contribute to the repository of knowledge, di ba? So that is why ang mga editor ginapangita na nila ang mga paper na makakontribute tutuod gid nga makakontribute sa repository of knowledge, hindi kay magdugang didto sa mga oversaturated na nga mga knowledge, no? So that's why ang bako sa inyo, kung may results nga negative siya, hindi ka magkabalaka nga nag-negative imo results and then you are going to manipulate it according to what would be in your mind or kung ano ang gusto sang imong advisor, hindi ka magkabalaka because that would serve as a very good result. Pwede ni mo ma-share sa iban nga ang na-discover sang iban amo ni, but ang na-discover ko is different, no? Something like that. Maayong hapon from Harimuyan nga padapunan sa Nulyan Tapas Capiz Philippines. Ay, thank you so much. Good afternoon, Doc Birundo. Thank you for watching. Share ta di Doc, ah. Sang about research, Doc. Okay, so ano pagid? Mga ano? So far daw, mo malana siya mo nag-lead sa akon is actually to share lang, no? Sang ako na balaan. Tanan kita, may ara man kita na balaan actually sa research. Wala mo ko nagambal nga, I am good in research, I am expert in research, but I'm just sharing kung ano lang pud ang nabalaan akon, no? And perhaps makabulig ni sa mga estudyante as they journey on their research writing. Okay. So mga muna observations ko lang na oversaturate, especially ng ano bala ang oversaturation sa mga studies sa university or sa academe. Tani mag-consider na siya nung makita bala ha, nga nagsulit-sulit lang mga study daw, gin-replicate lang. Although nga may ara mang kita nga ginasuggest dala sa recommendation nga this can be replicated or something like that, budo tama naman nga pag-replicate, no? Nga nagpalarias na lang kada batch daw, nagpalarias na lang ang ilang mga study all throughout the years. So explore naman. Lain naman ang i-explore. Kaya damo pa lang ang mga brilliant ideas, magululuwa. I-extract ang mga neurons kaya ma-function na. Sure good, sure bulgid. Nadamo ng mga brilliant title na magluluwa. And in fact, I would like to say sa mga estudyante, do not worry sa inyong title. Nga dapat ipacheck mo gid sa expert ang imong title bago mo isubmit sa imong research professor or sa imong research advisor. No? Di mag-worry. I-share mo na sa imo advisor nga amo ni siya yang na amo ni yang inyo yang na come up nga mga working title. Hindi ka maguri nga sala ni guro, sala ni guro. No. Amo na gani nga i-present mo na sa imo research advisor para at least pag once na makita sa imo research advisor, mag-guidean niya ka, no? Mag-guidean niya ka. So that's the purpose, no? Hindi ka dapat magkahadlok nga basi sala nang imo nga i-present sa imo advisor, hindi. No, i-share sa iya. Ma'am, sir, amo ni bala mamang amon ma'am na-come up ma'am nga mga working title. Hindi, okay, para at least makahatag sa isang suggestion. Nami ginaya kung damo may nagakritik sa aton nga obra para at least makorek naton at that moment kung ano tong wala nato nakita nga nakita sang iban. Okay? So, mas damo mata, mas nami. Especially kung nag-ano ka, nag-evaluate ka. So, mas nami na siya. Okay? So, mas nami man po na siya nga nag-ask ka man sang advice from others eh, para you will be guided. But especially sa mga estudyante, hindi lang mag-worry. No? Hindi mag-worry. Ah. Nga, ang imo title, basi sala. Wala sala nga title. Wala sala nga title. No?
In fact, ang title again, maliwat pa na as you go along or after you conduct the study. Okay? So may mga pamangkot, kung wala na mga pamangkot, ma-end na kita sa atong na live and then mabalik naman kita, i-discuss natin ang mga other parts sang thesis. Okay? Sa mga masunod nga adlaw. Kung saan naman ko may free time, no? Kay though so far though busy pud ako, especially sa mga estudyante nga nagapa-validate sa akon sa ilang research instrument, mga langga baon lang gid. Pagpasensyahan niyo na si Sir Jason, kay it might be hindi ta nakamuda na ma-accommodate, it is because ma-focus pud ko anay sa akon man nga dissertation writing. Kaya nag-uber pod ako sa akon nga dissertation or thesis man, the same sa inyo. Okay? So, but rest assured nga i-discuss natin liwat ang other parts sang thesis para at least ay papaano. I'm sure ini mga college students nato, no, especially sa aton nga mga education students, hindi man lang kamo magstay as a college student. I mean, after graduation, hindi man lang nag-end ang inyong journey. I'm pretty sure na some of you or halos tanan sa inyo ma-proceed sa ilang masters, no? So sa masters, individual ang research. So sa college okay lang, kay grupo-grupo pa kamo. Sa kali, as a masters, individual na ang thesis. So as much as possible, no? So i-ano muna, i-equip muna ang imong kaugalingon sa research, especially nagaano subong, nagabudlay ang standards sa graduate school, no? Hindi ka graduate kung hindi nimo ma-publish ang imong research paper. O hindi ka makapublish sang research paper. So, of course, mapublish lang po na ang imong research paper kung kabalo ka mag-ubra sa research paper. Diba? So, something like that. So, i-equip na nga dahil ang imong self. No? As far as early as now. Okay? So, attend mga webinars about research. Kay hindi lang man siling bright na kita. Maskin ang bright ganin nag-schooling pa, di ba? Nag-attend man mga webinars. Para damo po sila may mabalaan. Ako, damo ga-attend po ko mga webinars. Kay gusto ko po makakuha sang other perspective from other experts, no? Kung ano naman itong ilayang perspective sa sininga mga bagay. Okay? So, amo na siya. No? We need to share our knowledge para at least may kabuluhan. No, may kabuluhan, especially we are educators. So I hope nga may na-learn mga kamo sa subong hapon sa aton nga live, especially sa aton mga students. I hope nga may na-learn man kamo sa short tips nga ginhatag ko sa inyo or guiding principle as to crafting, drafting, or making your research title or working title. Okay? So, God bless in your journey as you conduct your research study. Next live, may ara naman kita matun-an about research. Okay, thank you everyone. God bless. So, see you in our next live. Just fall in love with research. Bye-bye.